serious to, Minik. Di ba nag-usap na tayo? Di ba sinabi ko sa'yo layuan mo si Leo? Kaya hindi ako nirerespeto ng anak mo. Dahil kinakampihan mo kahit mali. I cannot force him to like you. May sarili ng utak ang anak ko. So the least that you can do is layuan mo siya. Avoid him. And one more thing. May I just remind you na wala ka namang karapatan na pagsabihan o saktan ng anak ko. At mas lalong wala kang right na turuan ako at pagsabihan ako kung paano kong palakihin yung anak ko. Ha? Anak ko, anak ko, anak ko. Okay? Do you get it? Kung napapagalitan ko kayo, nasasaway, napagsasalitaan, yun ay dahil mahal ko kayo. Mga anak, ayoko lang mapahama kayo. Dahil kapag napahama kayo, ako rin ang masasaktan. Mga anak, wala na ang tatay ninyo. Tayong apat na lang ang natira. Kaya dapat tayong apat ang nagtutulungan. Ang hinihiling ko lang, magsasabi kayo sa akin kung ano man ang problema, kung ano man ang gusto niyong sabihin, makikinig ako. Mga anak, dahil mahal na mahal ko kayo. Tay! Ate! Sorry talaga, Tay. Belda, hindi naman ako makikialam kung hindi ako apektado. Nabilang mo ba kung ilang beses ako pumunta sa presinto? Kung ilang beses ako pumunta sa school para harapin ang complaints ng ibang mga magulang dahil sa kagagawa ng anak mo? Pangalan ko ang masisira dito. Pangalan mo na sinasabi mo? Pangalan ko rin yun at ng pamilya ko na ginagamit mo. Ano, akala mo ba? Ikaw lang ang affected? Bothered ka? Ako rin! Bothered ako! Wala kang karapatan na manghimasok at ipilit ang gusto mo. Kasama yan sa package deal nung pinakasalan mo ko. So, deal with it, Dominic. Honey. Comment ng mga itong mga netizen na to. Kala mo kung sino ang pa-perfect. As if malaking crime na yung ginawa natin. Eh, ganun talaga. Pag hindi nila tayo kilala, syempre mas madaling mang-judge, mas madaling mang-bash. Ayaw mo na yung mga sinasabi nila, eh. Ang mahalaga, alam ni nanay at alam ng Diyos na hindi tayo ganung klase ng babae. Talaga? Subukan lang nilang lumapit sa atin. Kapitin niya mga yan. War freak lang, Kari. Eh, kasi naman ate. Alam mo ba, nung isang araw, muntika na ako maharas ng mga senior boys. Kung hindi lang ako marunong lumaban, Diyos ko. Eh, alam mo ba na pwede mo silang ireklamo sa ginawa nilang ganyan? Pag naharas ka o nabastos ka, pwede natin silang kasuhan. Eh, gaya nga nitong article na nabasa ko, tungkol sa mag-jowa na yung lalaki pinilit makipag-sex yung girlfriend niya. Oh, rape ang tawag doon. Kasi pinilit at walang consent. Lalo na tayo, mga underage tayo. May consent man o wala. Kapag nabastos tayo, naharas tayo, agad-agad pwede natin kasuhan yung tao na yon ng rape. Lagi niyong tatandaan yan, ha? Kari, China, karapatan natin yan bilang minor de edad at bilang babae. China, ang problema. Bakit parang apektado ka sa mga sinabi ko? Wala, ate. Akin na ako mag-beans na ako. Hindi na ako kakain. Pinaganda, tapos di ka kakain. Attitude? Kumain na lang kayo. Beans na ako. Wala ako.
yours! Nice! Masaya ka na ba? Kasi successful ang flip-top career mo. So lahat ng followers, ina-accept mo. Pero pagdating kay Dad, hirap kang tanggapin. Kuya. Leo, sana hindi mo nang binastos si Dad. He's trying his best to reach out and to be a good dad to us. Alam mo, magpasalamat na lang tayo na may father figure pa rin tayo kahit wala na yung totoong dad natin. Ang tanggap mo siya. Okay, I respect you. Pero kung nauto ka niya, kuya, hindi ako eh. Sorry. Hindi ko kaya ginagawa mo. Pero bakit hindi mo siya matanggap, Leo? Mabait naman si Dad. Mahal niya tayo. Mahal niya si Mom. Hindi mo kala ka talaga doon? Alam mo, kuya, hindi lahat ng kinakasal ay in love. Some people just do it for the financial or other benefits na na-offer ng partner nila. Sa case ng daddy mo, ginamit na si Mommy. Kaya siya sikat na politician niya. At kuya, kung na-enjoy mo yung pagiging daddy niya sa'yo, go savor it. Pero huwag kang umasa na mamahalin ka niya para kang tunay na anak. Kasi hindi tayo padugo. Leo, come on. Please. Kuya, see this once. I only have one father. Hindi ko siya papalitan. And that Dominic, you will never get the respect na hinihingi niya sa akin. Never. Alam mo ba, love, mga senators ang kasama namin sa conference. Sana dumaan si Mr. President para ma-meet ko siya. Tapos magpapapicture ako sa kanya. Papakita ko sa'yo. Okay ka lang ba? Ang masama pakiramdam mo. Mutla ka. Nick, kailangan natin mag-usap. Kung may problema ba, pwede ba pag-usapan na lang natin yan? Nick, buntis ako. Are you done? Hurry up! Ayoko na namang mali tayo sa invitation ni Senator Alegre, okay? Siguro karma ko na to, Lena. Dahil sa pag-iwan ko sa iyo at sa magiging anak natin.